Okay, hi Ka BeLabs! Welcome back to my channel. So, sa mga bago po sa ating channel, my name is Miss Emily. Isa po akong caregiver dito sa bansang Israel. Si Lola ay 102 years old na at isa po siyang Holocaust victim and isa din po siyang Hudyo or Jewish. Ngayon, nilinisan natin siya ng kuko. Ima-manicure natin siya and ito yung mga gamit natin. Okay, so as you can see, kahit na si Lola ay 102 years old na, madaldal pa rin, ganun pa rin, makulit pa rin si Lola. Alam ko, karamihan sa inyo, namimiss nyo na kung kamusta na ba si Lola ngayon, ano na ba yung update niya. So our topic today is life update ni Lola. And then habang nilinisan natin siya ng kuko, kakaroon tayo ng mga advices kung paano ba magtagal sa isang trabaho. So before we start, if bago ka lang po sa ating YouTube channel, please don't forget to like, subscribe, and ring the notification bell para ma-update ka po sa bansang Israel. So intro, pasok! Chevy, bishet na haldo. Magdamag na naman tayong ganito, Lola. Sa una, ganyan-ganyan lang yan. Pero mamaya, sisigaw na yan. Iiyak na. Shalom! Shalom! Hello! Mashlomek! Naya. Mashlomek. Naya. Bonapoparaba. Maze. Bonapoparaba. Ted Malay. Sheneve. Ang mahirap kay Lola. Heska. Ibang salita Nemash. Na yung sinasalita niya. Pudala. Hindi ko na maintindihan. Ay, non-stop ang bibig ni Lola. Nakasara na yan, ha? Masis. Masis. Face powder and lipstick. Pangkilay. Huwag kayong magtaka mga kabilabs kung si Lola ay nakatalikod sa inyo kasi bawal ko siyang ipakita. Ganito ko ayusan si Lola kasi ilalabas natin siya maya-maya. Pero before that, bago natin siya ilabas, bago natin ilabas si Lola, nilinisan muna natin siya ng kuko. Tayo po ay magmamanicure ngayon kay Lola. Manicure natin siya kasi mahaba na yung kuko niya. And, alam ko namimiss niyo na si Lola. So, i-update ko kayo. So, lagyan muna natin ng tipot inay. Refresh tear si Lola. Parang eye mo. Si Lola ay may malay pa. Palautos pa rin. Okay. Seder? Ken. So, bago natin simulan, lagyan ko muna ng cream si Lola. Lagyan muna natin siya ng hand cream. So kung makapansin nyo, naka-jacket si Lola. Kasi lamigin siya. So meron tayong mga panglinis dito. Itong mga to ay akin din to. Hati kami ni Lola. So kung ano yung ginagamit ko, yun din ang ginagamit niya. So ito yung ginagamit kong pusher sa kanya. Yan. Isa siyang wood. Meron tayong code, ano dito, cuticle remover.
yun din ang ginagamit ko kay Lola. Tuwang-tuwa si Lola nung sinabi ko lilinisan ko na siya ng kuko kasi inantay ko talagang humaba tong kuko niya. Bago ko siya linisan at para ma-i-vlog natin yung ganitong topic. Mahirap kasi mag-vlog kapag si Lola ay wala sa mood. So inantay ko muna nasa mood din siya. Nasa mood siya today. Dati nagpapalinis si Lola. No, medyo okay pa yung utak niya. Nagpapalinis siya sa baba. Sa mga hindi po nakakaalam or sa bago sa ating YouTube channel, kami po ay nakatira sa isang nursing home po sa Haifa, Israel. So mula nung humina na si Lola at hindi na siya umahawak ng pera niya, ako na yung naglilinis ng kuko niya. Libre to. Dati nagbabayad siya. Medyo mahal. Pero ngayon, nahiya naman ako singilin yung mga anak. Si Lola, kamusta na ba siya? Mula nung nagbakasyon po ako, mga Ka BeLabs, humina lang kumain si Lola. Kung dati ay nilangab-ngab pa niya yung mga manok, ngayon hindi na. So, makaka-relate sa topic na to, yung mga subaybay yung buhay na rin ni Lola. Ngayon, ang kinakain na niya, puro blender. Lahat blender na siya. Then, kahit blender na, halos ayaw na rin niyang kumain masyado. Konting-konti na siya kumain ngayon, although meron pa rin siyang appetite. And, yun, awa ng Diyos, may appetite. Nandun pa rin yung appetite kay Lola. Thankful pa rin ako. Pero, may mga time talaga, mga Ka BeLabs, na nakakaiyak kasi halos ayaw na niyang kumain. Oh, no. Pero, ensure. Ang maganda lang kay Lola, kahit hindi siya pala kain, is patakaw siya sa kape, sa tubig, sa juice. Lagi ko siyang pinapainom na fresh juice. Yung katas ng orange. Gustong gusto niya yung mga ganun. Choco ng ensure. Yan. Vanilla. Ano pang update kay Lola? Sobrang stress na ako kay Lola. Nasa point na ako mga Ka BeLabs sa drain na drain na ako. Kasi maligalig. Masyem chili. Hello. Hi, man. Masyem chili. Ma'am Shelly. Ma'am Shella. Ken, anong pangalan ko kako? Hindi na yun maalala. Tumawa pa. Ma'am Shelly. Ma'am Shelly. Ken? Ma'am Shelly. Nalimutan na niya. Hindi na niya alam pangalan ko, mga Ka BeLabs. And madalas si Lola, maingay siya sa araw, kahit sa gabi, non-stop yung bibig niya. Kaya, kung mapansin yung mga post ko sa Facebook page, di ba, sinasabi ko dun na nasa stage ako ngayon ng stress na stress kay Lola. Sobrang kulit niya ngayon. Ginagamitan ko ng nipper si Lola. Nipper ko to. So, ginagamitan ko lang siya sa mga hindi na kaya ng nail cutter. Pero dahan-dahan lang. Kasi, imagine mo, 102. Nakapaglinis na ba kayo ng kuko ng 102? Ko rin na-expect na ganito yung magiging trabaho ko balang araw. Ni isang hinagap, hindi ko na-expect. Kung tutuusin, mahirap na talaga alagaan si Lola ngayon. Nasa point na ako ng buhay ko na gusto ko na ng leave out na trabaho. Yung hindi na yung 24/7. Kasi may time kasi na si Lola hindi na natutulog na buong maghapon. Buong maghapon yung magsisigaw yan. Or kakanta, iiyak. Magsasalita mag-isa. Kaya niya yun, non-stop. Walang focus. Hindi ako makapag-focus sa ginagawa ko. Sobrang nakakadrain ang utak. So, after natin siyang mahinukuhan, ginagamitan ko siya nito, nail file. Actually, wala akong knowledge dito. Never akong naging manicurista sa Pilipinas. Pero lahat naman po ay nadadaan sa practice at sa self-study. Kung hindi ko gagawin to, sinong maglilinis ng kuko ni Lola? Pero nung matino pa si Lola, nako po, hindi ko ito magagawa. Kasi si Lola ay sosyalin noon, maarte, at mababa yung tingin niya sa tulad nating mga. Kasi para sa kanya, tayo ay tagapaglingkod lamang. Ang dami ko rin naiiyak kay Lola kung alam nyo lang, mga Ka BeLabs. Marami nagsasabi sa akin yung mga taga rito. Yung mga taga rito na nagtatrabaho, sabi nila, ilang taong ka pala dito sa Israel, meron ka pang chance na maghanap. Huwag mong kuhanin niya, masama ugali niya, kang ganun. Kasi siya, mata pobre, may pagkamata pobre si Lola. Pero kahit na ganun yung pinagdaanan ko kay Lola, sumpa-sumpa siya noon Ayaw pa niyang patawag ng Lola kasi bakit ko raw siya tatawagin Lola hindi naman daw niya ako kamag-anak. Kahit ganun pa man, mga Ka BeLabs, laking thank you ko sa Panginoon kasi kahit na ganito si Lola, okay naman yung mga anak. Maganda yung relasyon namin. Hanggang sa unti-unti nang nawawala yung
memorya ni Lola. Ang isang dementia kasi, the more na matanda, the more na lumalala. Pahirap ng pahirap yun. Sobrang hirap. Pero ito, 4 years na tayo kay Lola. Malapit naman mag-5 years. Salamat sa Panginoon sa kanyang paggabay. Ito yung may advice ko po sa mga baguhang mga caregivers o yung mga nagpaplanong mag-caregiver. Lagi natin tatandaan na hindi lahat ng trabaho ay pare-parehas. So, mayroong mga madali, mayroong mga mahirap. So, nilalagyan ko po siya ng retirement para lang maganda. Pero paubos na siya. Lagi kong ina-advise sa inyo na mas maganda na may experience natin yung mahirap kesa yung dumating tayo dito sa Israel na madali agad. Kasi once na mahirap yung pinagdaanan natin sa unang amo o sa mga nagparating sa atin, yung mga susunod na nating mga employer, alam na natin kung ano yung paano natin sila pakikisamahan, paano tayo mag-a-adjust. And mas ma-appreciate natin yung mga susunod nating mga amo. Kasi kung mahirap yung napuntahan natin, sila yung magtuturo sa atin kung paano maging strong. Kung alam niyo lang mga kabilabas yung mga pinagdaanan ko nung unang amo ko. Yung unang amo ko, couple yun. Si Lolo yung amo ko. Naka-oxygen siya kasi damage na yung baga niya. Hindi na siya nakakahinga ng mabuti. So, dahil sensitive yung paghinga niya, ni itlog na niluluto ko, galit na galit siya kasi, hindi raw siya makahinga. Tapos, si Lola, ayaw niya ng luto. Ako ng luto araw-araw. So, nakaranas ako doon na sana kayo nakakita na ang kanin ay pinipreserve. Once a week lang kasi ako magluluto. Then, painit na lang ng painit. Bukod sa couple na nga sila, syempre, lagi kang puyat doon kasi yung alaga ko, si Lolo, ay maselan na. Lagi din siyang galit, laging irritable, kasi naka-oxygen na siya 24/7 eh. So, hindi na normal yung kanyang paghinga. So, yung sitwasyon ko doon mga kabilabs, sobrang hirap kasi. Bukod sa hindi na nagpapatulog si Lolo, si Lola do this, do that pa. Kinaga ko yun mga kabilabs, kasi alam niyo bakit ko kinaga yun? Nagbabayad ako ng placement fee. So, sa mga hindi po nakakaalam, yung mga naunang mga caregivers dito, nagbabayad sila ng almost 500,000 na placement fee bago makarating dito sa Israel. So, yun yung rason namin mga nauna kung bakit hindi kami kakapamili ng ibang trabaho kasi meron kami placement fee. Pero hindi yun rason mga kabilabs na porque yung mga bagong caregivers na yun porket wala na silang mga placement fee ay magre-resign na kung nahihirapan na sila, hindi na papatulog yung amo. Yes. Hindi yun rason mga kabilabs. Lagi natin iisipin na hindi kumuha ng caregiver ang mga amo natin kung kaya pa nila ang sarili nila. So syempre expect the worst na sila ay umiinom na ng mga pang-maintenance. So, asahan nyo mga kabilabs, once na isang matanda, nagme-maintenance na, nag-iiba na talaga ang ugaling ng mga yan. Kasi side effect na yun ng gamot. Nagiging makakalimutin, laging hyper, laging galit, mga ganun. At lagi natin isipin kung bago tayong caregiver, nandyan talaga yung adjustment. So, kung nahihirapan ka, mas nahihirapan yung amo natin na may ibang tao na nakatira sa bahay niya. Ano lang yan eh, give and take lang. And magbigay kayo ng oras para sa isa't isa para makapag-adjust. Kasi walang trabaho na madali sa una. Laging nandyan yung adjustment, mga kabilabs. Tinasabi ko sa inyo, after dun sa una kong amo, mayroon pang sumunod dun. May weekly akong may bisita dun, weekly akong nagluluto. Ilang potahe yung niluluto ko every week. Sa laki-laki ng bahay. Pag nag-esponja ako, isang oras. Buhos tubig pa. Wala pa akong stay doon. So, every week ako na... Take Mary. Tapusin mo na, sabi ni Lola. Gusto ko lang sabihin sa inyo, mga kabilabs, na pag pinasok nyo ang isang pagiging caregiver, kailangan talaga malakas yung loob nyo, strong yung personality nyo, at wag na wag kayong gi-give up agad. Once na puro tayo resign, sino maaapektuhan? Pag nahirapan tayo, nag-resign agad tayo. Naaapektuhan dyan yung mga parating. Kasi pumapangit yung pumapangit yung record natin na mga Pilipino. Kasi sabi nga nila, pagkakamali ng isa, pagkakamali na ng lahat. So sana, bigyan nyo ng chance yung mga amo natin na makapag-adjust sa inyo at kayo din na makapag-adjust sa mga amo ninyo. Okay, so tapos na tayo dito mga kabilabs. As you can see, yan.
So, ngayon naman, ito naman pong isa. Ito namang isa ang ating ooperahan. So, meron pang mga cutics dito. Lalagyan ko pa siya ng acetone. Tinanggal niyang postiso niya. Normal na yan mga Ka BeLabs kapag ka ikaw ay caregiver. Ngayon talaga. Meron pang minsan kumakain kami dalaw. Kita-kita ko yung postiso niya nasa plato. Tinanggal na pala niya. Hindi pwede maarte pag caregiver ka. Ano pa yung mga rason na alam niyo kung bakit marami sa mga caregivers ngayon ay madali para sa kanila mag-resign? Marami po kasi tayong nababalitaan na 1 month pa lang nag-resignan na. Kesyo, hindi daw nagpapatulog yung alaga, mali daw yung pasahod. So, ito lang po yung masasabi ko sa inyong mga Ka BeLabs. Iwasan natin yung comparison. Kasi, lagi kong sinasabi yan sa inyo na ang buhay ni Juan ay iba sa buhay ni Pedro. So, yung mga buhay natin dito, mga Ka BeLabs, hindi tayo pare-pareho ng ugali ng mga amo natin. May mga amo talaga na galante. May mga amo na kuripot. Pero alam niyo yung pinaka-importante doon mga Ka BeLabs? Yung itinuturing tayong pamilya. Yung mararamdaman natin na we are belong. Tsaka, bihira naman kasi dito yung discrimination, di ba? Ang hanapin natin mga Ka BeLabs kung saan tayo magtatagal. Kasi ang hirap ng mag-a-adjust lagi sa panibagong amo. So, kung maliit man yung sahod natin mga Ka BeLabs, kumpara sa sinasahod ng mga kaibigan natin, tanggapin natin kung ano yung kapalaran na binigay ni Lord sa atin. Kasi lahat na nangyayari sa atin ay merong mga rason. Minsan, tinetest tayo ni Lord kung hanggang saan yung pasensya natin bago niya ibigay yung talagang para sa atin. Malang nyo, tinetest lang kayo. So, malang nyo, sinusubukan lang kayo ni Lord. Kaya, pag nahihirapan kayo sa trabaho nyo, mag-pray lang po kayo. Kasi hindi kayo nag-iisa. Lahat kami dito ay dumaan talaga sa hirap bago kami nakaranas ng kaginhawaan. Hindi ko sinasabi ma-bless na ako or sobrang alwan ko na kay Lola. Kung alam nyo lang, drain na rin ako dito. Sobrang hirap mag-alaga ng demensya kasi hindi na niya alam ang umaga at gabi. So, sisigaw siya, iiyak siya kung kaya na niya gusto. Minsan naliligo ako. Maririnig ko na lang nagsisigaw tong si Lola. Kung kailan ako naliligo, siya kanya gustong tumayo. So, magkakaroon ka ng heart attack. Oh, no. Alam niyo yun. Talaga, para ka na talaga may alagang baby. Tapos minsan, this oras ng gabi, matutulog ka. Tulog ka na. Masarap ang tulog mo, bigla na lang sisigaw, iiyak. Kasi parang baby, di ba? Di ba pag ang baby, naiihi, nagugutom, bigla na lang yung iiyak. At diba? Time for... Ganon din si Lola. So, green po. Ilan lamang po yun sa mga may advice ko po sa inyo mga Ka BeLabs. Mas, kung ako, sa personality ko, mas maganda yung nahihirapan ako sa trabaho ko ngayon. Kasi, yan yung magtuturo sa akin kung paano ako maging strong sa mga susunod na taon pa dito sa abroad. Once sinukuan mo yan, mahina ka eh. Mahina ka. Marami ka pang dadanasin. Sobrang dami pa. Kaya laban lang sa hamon ng buhay. And kapag nasa abroad kayo mga Ka BeLabs, una nyong hahanapin ay si Lord. Huwag yung pera. Huwag kayo laging overtime ng overtime. Kasi once na pera ang hinanap nyo, masisira ang buhay ninyo. Kasi magiging gahaman kayo eh. Ano na lang kayo, invest kayo ng invest ng mga panandaliang mga kayamanan sa mundo. Pero what if kinuha na tayo ni Lord? Madadala ba natin lahat yan sa kabilang buhay? Di ba? Hindi. So dapat mas inuuna natin mag-invest sa eternity. Kung ano yung magiging buhay natin after death. So yun, tapos na linisan si Lola. Lalagyan ko na lang siya ng cutics. After kong linisan ng koko si Lola, kami ay gagala. Ibinababa ko siya sa hanggang dun sa station ng bus para may makita siyang ibang sasakyan. Tsaka pansin ko kayo, pag inilalabas ko siya, bumabalik yung dati niyang sigla. Parang bumabalik yung dati niyang ugali.
mas tumatakaw kasi siya eh. Kasi napapagod siya pag nilalabas ko. So pag uwi namin, napaparami siya ng kain. Unlike pag nasa bahay lang. Pag nasa bahay lang kasi, yan, nakaupo lang siya, nakahiga. Kaya pag pinapakain ko, wala siyang gana. Kaya mas maganda, pinapagod ko siya sa labas. Isa pa mga kabilabs, kapag sumasakod naman tayo ng nasa kontrata, pagtyagaan nyo na yan. Pwede na yan mga kabilabs. Kami naman din ay nag-start din naman kami sa pinakamaliit na sahod. Mas maganda magpataas tayo ng sahod kapag nakita na ng amo natin yung performance natin. So mas maganda kung naka 1 year na tayo, 2 years, 3 years bago tayo magpataas. Kasi ang pangit naman na magpapataas ka ng sahod sa kaumpisa mo pa lang. So, hindi pa nila nakikita yung performance natin. Kung halimbawa, may mga amo kasi na kuripot talaga sa pagkain. Ang gusto nila, kung ano yung kinakain nila, yun ang kakainin natin. So, ganun talaga mga kabilabs. Tayo yung mag-a-adjust pagdating dyan. Pero kung nakikrib tayo sa pagkain Pinoy, pwede naman tayong bumili. Pera na natin yun. Nasasaktan tayo pag kinoconvert. Pero wag na wag nyo i-convert kasi iba naman yung sahod natin dito at sa Pilipinas. Lagi natin iisipin na ang puhunan natin dito ay katawan natin. So, ibigay natin kung anong gusto ng katawan natin. Kung ang katawan natin ay sinasabi niyang gusto niya magpahinga, day off tayo, mag-unwind tayo. Sumama kayo sa mga patrip namin. Diba? Nakapasyal pa kayo. Tapos, may natutunan pa kayo about sa Israel. Kasi sa patrip namin mga kabilab, ini-explain namin kung ano yung mga lugar. Hindi lang kayo take ng pictures. Para pag may nagtanong sa inyo, ay, ganito pala yung story behind that place. O, di ba? May meron na kayo may kukwento, hindi lang kinaka-copy-paste from Google. Tsaka sa pagkain, pag sinabi ng katawan natin na nagkikrave siya sa sinigang na baboy, bumili kayo. Although, may mga amo na bawal talaga mag-uwi ng baboy. So, sa day off, punta kayo sa church. Makakain nyo lahat ang gusto nyo doon, kahit tuyo. Kasi pagka bago ka sa isang trabaho or sa isang lugar, mahalaga rin na meron kang may tuturing na community or family para just in case na magkaroon ka ng problema, meron kang tatakbuhan. Kaysa nag-iisa ka or may mga kaibigan tayo, oo, pero hindi natin alam kung hanggang kailan sila. Okay, we're done. Tapos na tayo. Okay, so malapit na natin tapusin mga kablabs. Ito na yung pinakalas. Advanced male, straight tenor. Collector's story, yes, Lair. Sinasabi ko sa inyo na ano, stress ako kay Lola. Non-stop na naman ang bibig niya. Hindi na siya napagod. Kaya niya magsalita ng ilang araw. Non-stop. Mama. Hashi efe. Hindi ko alam kung kumakanta siya o ewan. Pero masakit na ulo ko. Hashi efe.